kung sa kanila ang Cavite at Tondo. Siya ang tanging astig ng Ilocos, ang super payaw ng bayan, ang wetting lord na naging whistleblower, ang badass hero ng EDSA 2. Kung may isang ahas daw na matitira sa gubat, walang iba ito kundi ang political survivor na si Luis Chavit Singson. Medyo matindi yung nangyari for the past few days, Gov, no? Kung kayo, kunyari may governor ang Metro Manila, Gov, saan kayo magsisimula? Ang Metro Manila kasi parang mukha ng Pilipinas, eh. Mm-hmm. Kailangan pagandahin mo talaga. Perennial yung baha. Dapat nakahanda tayo palagi dyan. Nandyan na lahat yung mga kailangan. Yung mga lifeboat, dahil parang baha, saka yung mga tubig. Ay, sadali, Gov. Welcome na natin mga kapatid natin nanonood ngayon. Yung mga bayaw natin dyan. Ay, kilalang kilala nyo ang bisita natin ngayong gabi. At napapasalamat kami sa kanya dahil mahabang araw na itong taong ito at kagagaling niya ng airport. At pinuunlakan niya tayo at hinayaan niya tayong bulabugin ang kanyang kabahayan. Of course, no need for introductions, pero maraming salamat sa iyo, Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Sir, magandang gabi, sir. Salamat. Magandang gabi at papasalamat din ako. Nakapanayan ko kayo at nakibalita sa pangyayari sa ating bansa. Sir, balita namin, galing kayong Jensan ngayon. Oh, ngayon lang, galing ko lang sa Jensan dahil sinamahan ko si Bob Arum. Bob Arum, okay. Nandito si Bob Arum. Nandito si Bob Arum. Dumating nung isang araw, pinasyala namin si Manny, nag-uusap sila. Kontrata na papag-usapan. Mm-hmm. So, maayos naman lahat. Kaya late na kami nakauwi. Mga alas 6 na. So, may balita na ba sa Nobyembre? Nobyembre, nakaset na yun. Set na yun, Nobyembre. Hindi lang malamang sinong kalaban niya. Okay. Walang rematch? Meron, automatic yun. Mm-hmm. Pero hindi priority. Mm-hmm. Kung may makalaban siya na mas maganda, yun ang makalaban niya. Si ano, yung kalaban niya ng huli, hindi priority. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung may kalaban na iba, ibang lalabanan niya. Hindi na yun. Gov, wala na bang paraan ma-reverse yung decision na yan, Gov? Wala na dahil reverse decision is final. Mm-hmm. At okay naman yung nangyari dahil dineclare siyang buong mundo naman siyang panalo. Hindi lang nagpanalo yung dalawang referee. Gov, totoo judge ba? Pala, yung judge. Dalawang judge. Gov, may hangki-pangki ba talaga nangyari? Ah, meron. May mga tinuturo para, may mga mafioso na involved. Yun, maski na sabi mo, magde-deny lang eh. Mm-hmm. Pero very obvious yung nangyari. At sa akin, parang blessing in disguise. Kasi kung nanalo si Manny Ross, which na nanalo, sabi natin lahat, expected. Eh, sa nangyari, pinag-uusapan buong mundo. Naging popular palalo at dineclare din lahat ang nanalo siya. Mas nakaganda mas maganda. Sa kanya, no? Mm-hmm. Nakuha niya lahat ang premium niya. Eh. Kasi ang premium sa boxing, manalo at matalo ka, guaranteed yan. Eh. So, kuha niya lahat. Meron ka ba, Gov, nakikita na mga paralelismo in terms of ugali kay Manny at sa ugali mo? At ano yung mga yun, if ever? Kaya nakakaya naman sabihin ko na yung ugali ni Manny. Si Manny napakabait. At ibang-ibang klase ng tao yan. So, mahirap mo mapantayan. At very humble. Yung number one, very humble. Sa Bible study. Oo, go. Ngayon, ano siya sa Bible study. Hindi lang ako makasunod dahil araw-araw gusto niya eh. Mm-hmm. Tapos sabi ka lang tayo. Nagulat ako, ho ba kayo doon, Gov? Nagulat kayo doon sa biglang paggano niya? Naging reliyo sa biglang? Hindi naman, pero hindi ko expected na dinibdibin niya na araw-araw. Mm-hmm. So, mas isang mapunta. At kumisa nga, nangyaya dito sa bahay. Bible study kami lang dito. Mm-hmm. Nangyari na, Gov? Nangyari na. Mm-hmm. So, lahat ang mapunta niya, parang kasiyan na niyang ano, makapag-Bible study sa lahat, ma-share niya yung Biblia. Mm-hmm. At hindi lang yun, tinag-text niya sa lahat. So medyo mahirap kaya. So, malaking pagbabago. So nakakatanggap kayo ng text pala? Araw-araw. Galing kay Manny. Si Manny tsaka kay Jinky. Medyo mahirap ayain sa inumin, Gov. Inuman. Ah, di na. Wala na. Wala na sugalo. Inumin. Wala na lahat. Gov, marami nagtatanong. Pag-usapan natin itong lagi raw kayong naka-shades at yung kulay na yan ang paborito ninyo. Papakwento lang ng konti sa mga ang kasi itong shade ko, paiba-iba, tatanggalin mo lang, papulitan mo na. Mm-hmm. Pag araw, yung dark brown or dark blue. Mm-hmm. Pag gabi, yung yellow naman, pang protection lang sa mata. Dahil nasisilaw ako sa mga ilaw at nangluluha yung mata ko. So, nilalagay ko yan. Gano'n ba kalabo ang mata ninyo dati, Gov? Hindi lang malabo, kaya lang yung pagbasa, may diferensya, pero yung malayon, wala. Mm-hmm. So nagpalaysi ako,
nagkabaliktad. Mm. Nakabasa ako, nasira naman yung pagtigo sa malayo. Mm-hmm. Nawala yung ano, naging blur na. Oo. So, ganun din, kasalamin din ako. Akala ko hindi ko na kailangan salamin eh. Mm. Gob, paayos lang natin ng konti yung shades ninyo. Papantay natin. Ito, nasatagal. May babalik, so... Akala ko ganyan talaga siya eh. Gulat ako, natatanggal pala yun. Natanggal. Oh. Napapalitan ko ng brown, dark blue. Ayun, ang kaganyan. Bakit din sinabi sa akin ng ophthalmologist ko yan? Pwede pala ganyan, no? Mas mura lang kaysa bumibili ka ng mamahalin sa labid. Ilang meron kayong ano, yung frame? Mura lang, ha? Papalit-palit, ilang meron kayo? Marami-rami rin dahil kartong-kartong pinapadala sa akin eh. Kung minsan nagagastos sa atin, natapo ko na lang, palit na naman. Gov, nung tumakbo kayo senador ng 2007 at medyo hindi tayo masyadong pinalad, gaano po kagrabe yung naging dating po sa inyo noon? Nung tumakbo kami, napansin na namin na parang mali dahil galit sila sa administrasyon noon. Mm-hmm. Parang protest vote nung tumakbo ko eh. Dahil tignan mo sila... Trillanes. Hindi naman ang panya. Minumura lang nila si GMA, nanalo. Opposition talaga yung dati. Opposition eh. Sila Cayetano, minumura lang yan, si FG. Hindi naman umikot, nanalo. Niloloko ang mga kasama ko, murahin natin din. Nalalo tayo ako, pero naalay kami sa administration, so wala kami magawa. Kayo mo ba, Gov, sa tingin nyo, parang nakadevelop na kayo ng parang, sabihin natin parang psychological fortress, na parang kahit anong mabasa mo, kahit anong panood mo, eh, hindi ka na tinatablad, hindi ka na nasasaktan. Kasi, papasok ka sa politika, kailangan aware ka na eh. Hindi ka bala sibuyas. Mm-hmm. Dahil pagpasok mo sa politics, batuhan na yan ng putik. Mm-hmm. At dito sa Pilipinas, hindi ka gaya sa ibang bansa na pwede ka magsinungaling tapos makakalusot ka. Mm-hmm. Sa ibang bansa, dedemanda ka. Mm-hmm. Dito walang nangyayari. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, pag pumasok ka sa politika, handa ka ng pakipagbatuhan ng putik. Mm-hmm. Rob, ano ang nagpapatigas sa inyo? Bakit kayo ganyan kaastig? Pag anong sabihin ko, ginagawa ko eh. Importante yan dahil nung bata pa ako, yun ang kabili-bili ng tatay ko. Credibility mo. So ako, pag nag-decide ako, ginagawa ko. Hindi ako maatras. Oras lang salita ka, tapos babaguhin mo, hindi naman iniwala sa tao. Unless na mag-sorry ka, nagkamali ako, yun, dapat. Pag ako nagkakamali, sinasabi ko, sorry, nagkamali ako. Yung nangyari sa inyo, Erap Gov, masasabi mo na parang mula noon, parang ang hirap na ulit makipagkaibigan. No? Parang, is it more difficult for you to make new friends? Kanina era magkaibigan eh. Ngayon, pag nakikita kami, nagbibiroan pa, talagang napasukan lang kami ng intriga na nung hanggang too late for me to go back dahil nga may nangyari na eh. Pero respetuhin pa rin kita, pero hindi na kagaya dati. May lamat na. Oo, may lamat na. May nangyari na. Alam ka naman, iyaano ko pa sarili ko doon. May mga intriga na, may mga nangyari na. Pero kung isipin mo, Gov, no? Parang pinabagsak mo, presidente. Tigas yun. Well, nagkataon lang siguro. Parang ligtas ko lang, nagsabi ako ng totoo. Hindi ako nagsiyungaling, maski kunti. Talagang tuloy-tuloy yung... Kaya hindi nila ako maligaw nung araw. Kaya sinabi ko na lahat. Nagbago ba sa tingin ninyo ang portrayal or ang imahe ng media sa inyo? Okay naman, pero hindi mo rin matatanggal yung mga... Hindi naman lahat ang media, matitino eh. Meron din mga lukul-lukul media eh. Talaga ganun buhay. Perception kasi ngayon na, sinasabi nga, yung bagong administrasyon, parang fresh politics, ganyan. Tapos, laging kayo po yung naging example, Gov, na kunyari parang how do you fit in yung sa paradigm po ng tinatawag nilang bagong politika o tingin mo pare-pareho lang yan, Gov? Lahat naman may kanya-kanyang programa. Pagbabago, depende na lang kung talagang pagbabago gusto nila o tinutuloy nila. Meron din yung bago mag-eleksyon, magandang pangako, tapos direct tutupad. Meron naman yung tumutupad. So, depende hanggang matapos ang termino bawat politician. Hanggang ngayon, Gov, ay lakas kampi pa rin kayo? Hindi na. Noong bago mag-eleksyon, umalis na ako sa lakas eh. Ah, okay. Dahil nung nag-declare sila ng kandidato nila, si Teodoro. Si Gibo. Umalis na ako. Pero June, ha, mga kapatid, si Governor po ay Liberal Party member dati, noon. No, unang-una kong tumakbo, liberal ako.
Kamusta ang LP? Kami na lang ni Ninoy Aquino ang posisyon noon. Kami ang magkasama. Hanggang nag-martial law, wala nang liberal, nawala ang liberal. So, dalawa nila kayo na tila. Doon lang nagpalit-palit ang mga partido, nawala ang liberal. Ngayon lang naman nabuhay ng liberal. Anong assessment mo sa gobyerno ito ngayon? So far, so good naman. Marami naman ako napapansin pagbabago. Pero it will take time bago natin mabago lahat. Bago natin masabi din, no? Bago na. Ano. Pero so far, so good. I did not have sexual relations with that woman. Kung na-shock ka sa Intergate ni dating US President Bill Clinton kung saan inakusahan siya ng pakikipagrelasyon sa White House intern na si Monica Lewinsky, mapapa-OMG ka dito sa ating susunod na famous bayaw in history. Si John F. Kennedy o JFK ang pinakabatang nahalal na US President sa edad na 43. Hindi kaagapuhan pero ayon mismo sa kanya, it must be his personality. Pero hindi mo na siguro kailangan ng magnetic personality kung ikaw ang political standard bearer ng pamilya ng mga Kennedy, ang isa sa pinaka-respetado sa East Coast ng Amerika sa larangan ng politika. Graduate ng Harvard si JFK at mabilis na umusbong ang kanyang political career. Mula congressman, naging senador si Bayao at sa tulong ng magic ng telebisyon, nahalal bilang pang-35 presidente ng Amerika. Nakakagwapo talaga ang TV, no? Speaking of magic, magical moment in history daw ang 1,000-day presidency ni JFK kaya binansa ganitong Camelot, ang legendary home ni King Arthur. Puno daw kasi ng pag-asa at kabayanihan ang kanyang pamumuno. Pero tila kina-Camelot din ng malas ang mga Kennedy. Una nang namatay ang utol niyang si Joe Kennedy noong World War II. Binaril din ang kanyang kapatid na si Robert. At ang pinakamatindi sa lahat, ang pagkaka-assassinate sa kanya sa Dallas, Texas noong 1963. Kutob ng ilang historian, may premonisyon na si JFK na mamamatay siya ng maaga. Kaya ang kanyang naging motto, let's do it! Si JFK daw ang orihinal na kilabot ng White House intern ayon kay Mimi Alford sa kanyang bagong libro. At kung totoo ang mga alegasyon ng dating intern tuod si paring Bill Clinton kung ikukumpara kay bayaw na JFK. Ang tao daw na nakipagmatigasan sa Russia noong Cuban Missile Crisis at nagpadala ng G.I. Joe sa Vietnam para tapatan ang mga komunista, nakikipagmatigasan din sa domestic front. Ayon sa ilang kwento, sumasakit daw ang ulo ni JFK kapag walang nakasiping sa loob ng 3 araw. Marami ring aktres sa Hollywood ang naiugnay sa kanya. Kaya naman hindi nakapagtataka na nakarelasyon umano ni JFK ang pantasya ng bayan noon na si Marilyn Monroe. Ayon din kasi sa legend ng Camelot, kailangang gamiting madalas ang espada ni King Arthur. Kung hindi, mangangalawang daw to. Jun, hindi alam ng marami natin mga kapatid na si Governor ay nag-compete. Kayo po yung isang atleta sa clay shooting, tama? Oo. Sa SEA Games, diba? SEA Games mismo. Nag-champion kami sa Malaysia. Nakakuha kami ng gold. Yung trap shooting. Pero meron kayo dito yung sariling, ano, di ba, practice-an? Meron. Meron ako sa Bigan. Yung machine na voice activated. Pag sigaw mo, mag-release agad pero may delay para malito ka. Hirap yun. Pinanood ko sa nakarang Olympic. Saka computerized. Hindi mo lang kung saan lilipad. Oh. Mahirap yung laro namin dahil kailangan asintado ka at mabilis. Kasi asintado ka, hindi ka mabilis, hindi mo rin katamaan dahil palayo eh. Magalaw yun. Hanggang ngayon, bagob. Nagpa-practice pa rin. Hindi na masyado dahil busy-busy tayo. Mas karong bagay, kailangan mo practice. Nung kapatahan ko, yung 45, magaling ako dahil araw-araw, pa-practice ako. Yung team namin eh, nakuha namin ng gold, 2 gold. Gob, kung meron kayo isang bagay na kinakatakutan, ano yun? Babae. Kasi maaari ka nilang saktan? Oo. Eh, pag nasaktan ka sa babae, masakit eh. Gob, no? Oo. Masakit eh. Teka, Gob, may kumalat sa internet naman, may picture nyo, no? Marami kayong chika babes na kasama. Ano ang balita namin eh... sa loob ng aeroplano ba ito? Aeroplano! Sabi ko, gusto ko rin dyan sa aeroplano yan. Ano ba ang mga... Gusto ko yung... Dyan? Apparently, Gob, isang produkto pala yun ang alak. Oh, commercial. Commercial yun. Kailan yung lalabas, Gob? Mukhang exciting yun. Hindi, parang viral lang. Viral lang? Sa ano lang to? Sa internet lang? Oo, sa internet. So... Ako, gusto ko yung gano'n eh. Ang galing eh. Iba-ibang mga nasyonalidad eh. Kinausap ako,
nag-donation sa scholarship foundation ko, nagbigay ng 2 million, pinagbigyan ko. Balita, tequila yun, Dok. Tequila. Noong kabataan nyo, Gob, paano kayo dumiskarte sa ano? Pwede mo makahingan ng tip? Sige, mag-usap kayo na. Tip. Paano dumiskarte ng isang ano? Eh, mga yan. Noong kabataan. Mahirap ang usapan sa TV. Bubulong ko na lang sa ito. Kaya may takot ako sa babae. Gob, sa dinami-dami po ng mga hayop na alaga ninyo, alin po doon ang makukumpara nyo na katangian ng sarili ninyo? Well, hindi ko naman kinukumpara. Ang paborito ko lang yung Tiger. Mm-hmm. Dahil yung Tiger, hanggang tumanda yan, maganda siya. Tsaka, dahil mula bata, lahat sila, inalagaan ko na eh. Ako nagpadayin sa kanila hanggang lumaki, hindi mo alam kung kailan baltikin eh. Dahil may kasabihan, animals are animals. So, hindi mo matansya kung kailan sila. Meron nga sa libro yung parrot. Ang mga parrot, matagal yan, mga 50, 70 years silang ano, buhay nila. May nabasa ko yung may-ari, kinikiss niya araw-araw. 30 years. Yung umaga, kinikiss. Bigla na lang hinaknyak yun. Ay, grabe. Pinartik siguro. Hindi pa naman nangyayari yun, Gob. Pumitik na lang bigla. Yung paglalaro ko sa Tiger nung araw, kasi sabay-sabay ko pinalaki, yung lion, tiger, aso. Dalawang beses nangyayari sa akin, pagbagsak ko, dito ka agad sa kamali. Like, instinct nila eh. Instinct, oo. Nung dalawang nangyayari yan, ayaw ko naman ipaglaro. Dahil baka matuluyan. So, nung ginanong ka nila, steady ka lang? Oo. Pagkagagal ako, lalong ihigpit yung kagat eh. So, pero kung sampalin mo, buibitaw naman. Ano namang hayop, Gob, ang pinaka-hit na hit ninyo? Pinaka-ayaw na ayaw ko yung aso. Ayaw ko yung aso? Oo. Bakit naman? Kasi cute. Marumi. Sa akin, ha? Ang malinis yung mga usa. Libo-libo usa ko. Dahil yung mga droppings nila, hindi mabaho eh. Hindi marumi na ano. Pero yung aso, dumi. Baho, no? Pag nagdumi sila, ang baho. Lalo na pusa, Gob. Mabantot ang puo ng pusa. Pero yung mga usa, yung mga usa, marami ako, libo ang usa ko. Iba-ibang klase. Tsaka masarap din yung usa, Gob, no? Oo. Gob, ano yung mga instances na umiinit yung ulo mo? Ano yung mga bagay sa paligid mo na nagpapainit ang ulo mo? Yung mga nagsisinungaling ko minsan, umiinit pero napag-aralan ko na pinapatay ko agad. Dahil mahirap kung dibdibin mo problema. Doon ka masisira, kakasakit ka pa. Kailangan mapag-aralan mo, i-divert lahat yung mga problema mo. Lalo kang makakasakit. Lalo kang hihina, no? Pag nagalit ka, talo ka na. Yung method mo ba ng nagpaparelax eh? Mahirap i-explain eh. Parang alam ko na kung paano nag-relax si Gob. Mahirap i-explain. Last question lang, Gob. Okay. How would you like to be remembered by the Filipino people? Ako ang isang tao nagsasabi ng totoo. Like for example, yung impeachment, hindi ako nagsinungaling. So, tsaka ang hirap magsinungaling, Gob. Mahirap magsinungaling. Nakapagod eh. Mahirap. Madali kang mahuli, magsisinungaling ka. Yan, mga bayaw ha. Yan, the ultimate bayaw. Okay. Governor Luis Chavez Singson. Sir, maraming salamat sa oras. Maraming salamat din. Maraming salamat po. Ayan. May mga ibubulong sa atin si Gob bang? May mga tips. Oo. Kaso hindi niyo pwede marinig. Off cam. Sir, salamat po sir. Maraming salamat po. Thank you. Grabe lakas ang ulan, no? Oo nga, basang-basa na yung likod ko. Pero alam mo, ano, Ronalyn? Rialyn, tanga. Ay, Rialyn. Alam mo, Rialyn. Ilang episode na tayong magkasama, hindi pa lang pangalan ko. Yun nga, Rialyn, yung gusto ko itanong sana sa'yo eh. Alam mo, sa tagal natin pagsasama, ano ba talaga gusto mo sa isang lalaki? Gusto ko sa lalaki, maganda yung abs eh. Ayoko nang ganyan, nakakadiri. Laki-laki ng tiyan mo. Sama mo naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anong gusto mo, mga malilit yung tiyan, tulad ng mga ano? California surfer. Mga California surfer. Bakit kailangan taga-California? May surfer naman sa ano, Baler. May surfer naman sa Siargao. Bakit kailangan California? Iba'y dating ng taga-California. Tsaka nagsasurf din naman ako ha. Oh. Ng ano? Sa internet, ang dami ko kayong mga sinesurf doon. Mga ex-hamster, red tube, ano pa? Mga ganon. Camfrog. Yan, mga ganyan. Kaka-computer mo kaya lumalaki yung chan mo eh. Yan, nagsasurf. Tsaka ano, marami kang matutunan doon. Pinupunta ko pa doon yung ano, mga tungkol sa batas. Yung Burley Legal. Burley Legal. Bago saan tayo mapunta mga kapatid ha, ituturo ko sa inyo ang isang inumin
na pangalan ay California Surfer. California Surfer. Simpleng-simple lang to. Mm. Kailangan natin ng isang pineapple juice. Okay. At Jägermeister. Galing nito. Ganda na lagyan, no? Para lotion lang. Para lotion. Sa CR, yung pagbago ko magsabon. Mahal kita. Mm, ganda. Okay, buksan mo yung pineapple juice. Ibuhos natin juice. Isang glass na punong-puno ng yelo. Hanggang gaano kadami? 3/4. Yan. Sige ba? Yep. Ayos yan. Tapos, okay. Ikaw na lang, Rialin. Ang mag-pump. Yeah, ang galing ka mag-pump eh. Okay. Yan. Yan, yan, yan. Ay, galing mag-pump po. Up! Okay na yan. Tumatalsik-talsik pa. Stair. Yan. Yes, yun. Magaling ka siguro mag-surf. Hindi. Magaling ka lang mag-pump ng, ng bote. Oo. Ayan. Patikman mo ngayon kay June. Ayan. Parang masarap yan ah. Ikaw, ayaw mo talaga tumigil? Allergic ako sa alcohol eh. Talaga? Oo, June. Oo, oo. Eh, paano na lang yan pag nagde-date tayo? Saka yung mga pag nagde-date ako, tapos gusto ko, nilalasing ko yung mga, ano, ka-date ko. Parang naman kahit paano, pumugi ako konti. So yan, mga bayaw ah. Sana may natutunan kayo. Isang episode na naman ng Tamang Toma. Ang pangalan pa nito ay California Surfer. Ulitin natin, kailangan mo lang pineapple juice. Yan. At Jägermeister. At syempre, isang sexing chick na magpapump ng bote. Nakatulad ni Ronalyn. Rialin. Tanga. Rialin. Sarap siya. Oh. Sarap siya. Jäger eh. Sumayaw na lang kaya tayo dun. What's up, guys? Baby?